Hello mga kabayan, kumusta po? I hope all is well. Gusto kong padala ng pera sa Pilipinas, kaso tanghalin tapat na. And ayokong lumabas kasi sobrang init. Si, pasensya na, medyo madumi yung glass window namin. Pero kasi sa labas siya, so hindi ko na siya pwedeng malinis. And so naisipan ko na lang na magpadala ng remittance through my mobile. So, kung gusto niyo malaman kung paano, panoorin niyo ang video na to. So, my current bank here in Abu Dhabi is Emirates NBD. Usually, before akong padala, nag-enquire muna ako if how much ang palitan. Luckily, sa Emirates NBD, I can inquire through WhatsApp and I will receive the message in less than a minute. And ito po yung reply ng Emirates NBD. So, here are the conversion rates for the top 10 currencies and one of them is Philippine Peso. So, ang palitan po ngayon is 13.07. So, may nakalagay po na disclaimer that the currency rates provided here are the conversion rates. These rates are subject to change according to market fluctuation. So, before po tayo mag-start ng tutorial on how to send money or how to send remittance through mobile, bigyan ko po muna kayo ng background about exchange rate. Ang UAE dirham ay nakapeg po sa US dollar since 1997. So, fixed po ang palitan ng dolyar sa UAE dirham. 1 US dollar is equivalent to 3.67 UAE dirham. So, sa madaling salita, ang palitan po ng Philippine peso to UAE dirham ay nakasalalay din sa palitan ng Philippine peso to kapag mataas ang palitan ng peso to dollar, mataas din ang palitan ng peso to UAE dirham. So, madami pong positive and negative effect ito. So, marahil lang kailangan lang nating pag-isipan ay kung anong epekto ang nangingibabaw at mas nararamdaman na ang ating bansa. So, start na po tayo ng ating tutorial. Okay, so ang unang step po is pumunta po tayo sa Emirates NBD application. And mag-login po tayo. Okay, so ito po yung homepage ng app. So, click lang po natin yung left side ng dashboard. Then, choose po natin yung transfers. Then, click po natin yung direct remit transfer. Okay, direct remit to Philippines. Then, choose lang po natin yung ating current account. Okay, so you have to add beneficiary kung hindi pa po kayo nakaka-add. So, click nyo lang po yung add beneficiary and you have to put all the details. Ayan. Beneficiary name, last name, address, email, phone number sa Philippines, operation type, it means if it's credit to BDO account or credit to other bank. Then, you have to put the bank name and the beneficiary account number. Then just click continue. And so since meron na ako mga registered beneficiaries, I will just choose one kung anong account yung padadalhan ko. So yan. Then we have to put the amount. So ang remittance currency po niyan is automatic na magiging Philippine peso. Remittance country, Philippines. Fees, magkakaroon po siya ng note na please debit my account for your charges and correspondent bank charges. Then the purpose of payment, overseas Filipino workers remittances. So ilagay na po natin yung amount. Okay, then just press continue. And so this is the details of your transfer. So nakalagay po dyan yung exchange amount,
yung exchange rate, then yung beneficiary address, phone number, email, and yung fees is zero. So wala po siyang fees. It's all for free. And may nakalagay dito, direct remit services are not for business transactions. Property related payments may require additional information to be provided. Then you have to press confirm. Then enter your smart PIN. Okay, request being processed. And congratulations, you have successfully completed your direct remit to Philippines transfer. So ayan, marireceive na po natin siya like within 3 minutes. So ganyan po kabilis magpadala through Emirates NBD application. Then may nakalagay po dyan na online reference number and transaction reference number. So just click done. Okay, so that's it. Thank you for watching.